So magandang buhay mga kabahay. So hello mga kabahay. So for today's video, for today's vlog, so ito yung pinipicture natin today is a complete finished two-story townhouse. May 3 bedrooms, to toilet and bath, and napakalaking parking space. And aside from that, it's very accessible to Manila. It's more or less 45 minutes lang travel time natin sa Manila. Andun na tayo. And katabi natin mga establishments ay malalapit din po katulad po ng mga paborito nating malls. SM Tansa, Robinson General Trias, Vista Mall, All Home Tansa, and syempre malalapit nating schools dito. And aside from the napakaaganda is along the highway project lang po itong in-offer natin dito sa Tansa. So handa na ba kayo? So samahan nyo kayo mag house tour hanggang dulo para makita nyo yung in-picture natin dito kung gano'ng kaganda mga kabahay. So tara! So hello mga kabahay, so for today's video nga, andito nga tayo ngayon sa New Build Townhouse located at Barangay San Mayor, Tansa, Cavite mga kabahay. So for ito nga yung in-offer natin dito is a 2-story complete townhouse po na may 3 bedrooms, total it with bath, with parking space, kung makikita nyo may balcony din po tayo, and one pocket garden mga kabahay. Yung lot area po nito in-offer natin is a 52 square meter, and the floor area naman po is 60.40 square meter. So ready ka na ba to para makita yung house tour natin dito? Tara! So ayan, start na nga tayo ng house tour. Kung makikita nyo pala ang outside, makikita nyo ang taas ng ceiling. Kung makikita nyo kahit inner unit is meron po tayong balcony. Kahit inner unit po is meron din po tayong parking space. And kahit inner unit po, meron din po tayong provision for pocket garden mga kabahay. Diba? Ang ganda. Even the SUV or mga pick-up natin po dito is kasya po dito sa parking space natin. It's very wide. Napakaganda po ng parking space natin dito. Kung makikita nyo po, yung gawa natin ng bahay dito is yung building structure ng bahay natin dito is matibay din naman po. Yan, lawak. Lawak ng parking space natin dito. So, kasang-kasya yung ating mga sasakyan dito. May pocket garden pa tayo sa gilid. Kung may kita nyo, meron pa po tayo rito isa carport. May kita nyo kasi naka-expand yung harapan natin para sa balcony and another room. Kaya meron na siyang initial na carport and that's the same time protection na tayo sa sasakyan. Tara. Yan. Outside, kung makikita nyo, yung bintana natin is mga sliding windows na po at nagkagandahan po dyan. Meron na po tayong grills outside. So kasama na po yan during turnover itong grills outside natin. Ito kaya, yung safety features natin dito sa bahay na to is perfect or okay para sa lahat sa atin. Then, kung makikita nyo, dito sa parking space natin, meron na rin tayong waterproof na outlet kasi may cover po siya, hindi siya nababasa. So pwede din natin pakita itong kabila. Kung makikita nyo, it's a model house. Yan. Kahit may parking space po tayo rito, kung makikita nyo sa gilid, isang may pocket garden po tayo. Ito yung sinasabi namin, may pocket garden pa po tayo dito mga kabahay. So, ayan. So, di pa po kasi tapos yung model house. So, di pa namin pictured sa yung model house. So, ipapasukin natin today is a actual turnover once mag-avail tayo ng unit dito kay New Build Townhouse mga kabahay. Tara. Yan. So, this is New Build Townhouse. Yan, pagpasok natin, ano ba? So, yung pintuan natin is a metal flush door, steel. Double deadbolt lock set natin, tsaka yung knob natin, yung design natin sa modern na rin. Kasama na po sa turnover yan. Yan. Then sliding windows nga po yung bintana natin dito, which is, yan. Diba, sobrang lawak, sobrang ganda. And mas maganda siya, hindi siya yung basta-basta, putyo-putyong gawang sliding windows. Ganda, mamahalin, or social. Sabi natin, get very affordable yung price natin, or nasa mid-range yung price.
yung pictures natin is mamahalin. Yan, kung makikita nyo, may mga biga po tayo rito. Yan, outlet for the outlet. So, ito yung pinasok natin today. Is the actual turnover po. Yung flooring natin is sa ceramic tiles. Ayun na po yung tiles natin dito. Yan. So, yan, kung makikita nyo, pwede tayo dyan maglagay ng living area. Then, dito sa side na to, nandito po nakalocate yung ating granite countertop. Then, stainless sink with faucet na rin po yan. Then, yung mga cabinets natin is kasama rin po sa turnover yan, di ba? Ang ganda ng cabinet. Di lang basta-basta cabinet. Tingnan nyo, di ba? Parang something, parang sino mga nagsasanayang dyan, bumibili sa sanayang furnitures. Parang something ganyan yung yari niya, di ba? Ang ganda. Then, located dito naman sa granite countertop natin is may outlet din po. And isang bintana dito na sliding din po yan. Yan. So, di natin mabuksan. Yan. Sliding din po yan. And same po yan ng pictures natin sa harapan. Kung meron pong parang grills outside doon, dito meron na rin po siyang grills outside. So, yung safety natin dito. Ayos. Yan. So, yan. Pagpasok naman natin, or di muna pala tayo lalabas. So, dito muna tayo sa ating toilet and bath. Like what I've said before, actual turnover na po itong pinasok natin. So, yan. Kung makikita nyo, ang ganda. Promise, kung makikita nyo yung lavatory natin, para kung nasa hotel, mayroon pa tayong, I'm not sure just tawag dito is mayroon ka pang cabinet sa ilalim ng lavatory mo. Yung water closet natin is flush type na din po yan. Then sa pictures ng showers natin, wow, ganda. Para kung nasa hotel, nandito yung soap dispenser, faucet, ganda, ceramic tiles, gawa, mataas yung ceiling. Then kung makikita nyo dito sa bintana natin dito, ang laki pa. Ang laki pa, para ventilated yung bahay natin. Ang laki ng bintana. Yan, then may libre ka pa dito. Albatros, pero joke lang, di po siya kasama. So yan, kung makikita nyo ang pintuan natin dito is plastic, PVC type. Ganda. Napapawawa ko sa ganda ng bahay dito sa New Beltamons, promise. Kung nakikita nyo kasi before is a short video lang yung video namin. So ngayon lang tayo nakabalik ulit para gumawa ng pool tour. Yan. So yun, nakita natin si dining area, kitchen area, or sabi natin is si countertop natin. Nakita rin natin yung toilet and bath. Proceed naman tayo sa service area. Yan. Service area natin, same lang po nangyari is metal flush door. Pares lang po siya may double deadbolt na lock set. Yan. So this is our service area naman dito mga kabahay. Kung may kita yung pares, may mga side vents. So pwede natin ito gawing kitchen area or sabihin natin dirty kitchen, or kung ayaw natin, kung may mga kasama tayong mga oldies, mommy, daddy, si mga titos natin or lolo, pwede natin ito gawing another bedroom mga kabahay. So pwede tayong maglagay ng another bedroom rito para hindi na sila akit sa taas. Diba? So mayroon pa tayong future expansion dito sa likod. Then kasama na rin po ang concrete side vents natin dito na ganito kataas. Yan, so kasama na rin po yung sa turnover natin dito. So which is, safe na po tayo, pwede lang tayo magdugtong dito para sa atin. Yan, katulad po yan. Ayan po yung concrete side fence or concrete 3-meter fence natin sa likod. Ganyan po siya kataas. Yan, kasama na po yan. Taasan na lang natin, maglagay tayo ng roofing katulad dito. Oh. Yan o, oh, naglalagay na sila ng roofing. Ayan yung model house kasi natin eh. Naglagay na silang roofing, konti na lang. Then yan, meron na din po tayong outlet dito. Yan. So yung mga kabahay, pwede kasi ito kung dito ka na mag-kitchen eh. Gawin mo lang to another bedroom sa nanay-tatay natin. Ayos. Yan. So nakita natin, pati yung service area. Proceed tayo sa second floor. Sa second floor naman ito. Yan. Second floor nga natin, dito naman nakalocate bago tayo umakit sa ilalim ng hagdan natin. Andito yung circuit breaker. Yan. So yun mga moderner naman yung mga circuit breakers natin dito. May outlet tayo sa ilalim, which is pwede tayo maglagay dito siguro ng refrigerator, something TV dyan. Then ito naman po yung ating, yan. Ito naman po yung hagdan natin dito. So makikita nyo hagdan natin, yan. Wooden po yung footstep, sa ilalim po niyan ay bakal. Handrails natin or railings natin is mga tubular na bakal po yan mga kabahay. And very honest, sa ano natin, hindi siya ganun katarik. Malapad po siya. Maganda to. Tara. So yan, dito naman second floor. Dito naman located yung ating tatlong kwarto or three bedroom siya ka isang toilet. So unahin natin yung first bedroom. For this first bedroom, ito po siya. Same lang po siya. May sliding window rin po siya na hindi putyo-putyo yung gawa. Ang ganda.
Then lahat naman po tayo, may provision na tayo per window type aircon. So may nakabutas na yun dyan, lalagyan na lang natin ang window type aircon natin kada kwarto. Kasi may nakaabang na rin po ng outlet for the aircon. Then dalawa outlet po ito sa kwarto na to. Mataas po yung ceiling. So kasya po rito isang single bed. Yan, or sabi natin mini office lang kung hindi naman ganun kalaki yung pamilya nyo. Then yung partition natin is drywall. So anytime, pwede natin siyang baguhin kung gusto natin. So wala siyang pintuan today, pero sa actual turnover po, meron po tayo. Once i-turn over natin, may pintuan na po yan. For the second bedroom, same lang po siya. So ventilated kasi meron siyang sliding windows. Sliding window, sorry. Then, provision per window type aircon na butas. Outlet para sa aircon. Dalawang outlet din po para dito. So mataas din po yung ceiling, mga kabahay. Electrical switches, kasama na rin po ito sa turnover. Yan, kung ano yung makikita nyo dito, di katulad nito kung ano yung nasa floor natin, isang turnover natin dito is vinyl. So kung ano yung nakikita natin dito is actual turnover. Ito na po yung actual turnover natin dito. Siyempre harapan ng mga kwarto is meron pa tayong mini hallway dito. So ayan, makita nyo medyo malawak pa naman siya. Kaya hindi nagbubungguan tuwing lumalabas. Meron pa tayong mini hallway. So from there, may safety features din po tayo rito katulad nitong is steel na barrier po. So ayan, pwede nating taasan. Para mas lalong safe, pwede namang ito na lang. Masang po tayo komportable. And dito din nakalocate, dito, check muna natin, isa ay toilet and bath natin dito sa second floor. Yan. For the toilet natin dito sa second floor, grabe. As in dito sa new build townhomes, yung mga toilet natin, not just a toilet. Kung makikita nyo, para siyang hotel type na, hotel type class or ng, yung toilet and bath natin. Yung tiles niya, hanggang dito na siya. So isang tiles na lang, hanggang taas na siya. Yung mga shower pictures natin, di ba? Lakas na makasosyal, shower head, faucet, may soap dispenser ka pa dito. Yan po, water closet na flush type. Kasi yung lavator natin, grabe as in, ang ganda, promise. O, di ba? Yan. So may outlet din po tayo dito for the heater, just in case gusto natin mag-install lang heater. Yan. Ngayon, so yung may access sa toilet and bath natin is yung master's bedroom tsaka yung hallway. So punta tayo master's bedroom. Hello? Diba? So ayan, so may access po si master's bedroom sa toilet and bath natin doon sa second floor. So dalawang pintuan natin, isa para sa hallway, sa dalawang bedroom, isa naman po para sa master's bedroom. So this is our master's bedroom. So ang lawak na master's bedroom natin. So kasaka siyang queen size or king size na bed. Yan po, mataas din po yung ceiling. Outlets. So three outlets yung nandito natin. So kung makikita nyo, wala tayong butas ng window type aircon dito. So paano tayo mag-aircon kung yung dalawa may aircon? So pwede tayo rito. Ayan po, kaya tayo may outlet dito. Pwede tayo maglagay dyan split type aircon or dito po. Diba? Kaya naman kagandahan. Dito po sa front is pwede split type or pwede din po window type aircon. Kagandahan naman po dyan, yung ating mga sliding windows, ang laki, ang lawak. Kagandahan niya. Diba? Lakas makasosyal. Diba? Ang ganda. So dito lang yan sa new built townhomes, di ba? Then yung pintuan naman natin, yung glass, full glass na pintuan. Yan. Yan. So ayan, si master's bedroom din po yung may access dito sa hallway. So pero pwede naman natin siyang gawin once makalipa tayo. So yan, may balcony pa po tayo rito na mayroong outlet. Yan. Yan po para sa balcony natin, pwede tayo mag-charge dito, office. Yan po, at yung roofing natin is cover naman po buong hallway natin yung roofing natin. Di ba? Ang ganda. Lakas mga relax. Then, kung makikita nyo, may drainage feature din po tayo rito na once umuulan, pwede pong mapunta doon yung tubig, hindi siya maipon dito. Wow! Ba? Ano masasabi mo mga kabahay? Comment ka lang, ang ganda dito, promise. Tara, pag-usapan natin yung presyo, misis. Una ka na, misis. So mga kabahay, so nakita nga natin si new built townhomes, kung anong ganda ni new built townhomes na in-offer natin dito sa Barangay San Mayor, Tan sa Cavite. So pag-usapan naman natin yung price. I'm sure nakita mo yung video natin today is napakaganda. So from the price, location, unit ng deliverable unit is napaka worth it yung investment natin dito sa new built townhomes. So pag-usapan naman natin yung price. So available po natin dito kay new built townhomes, easy bank financing po mga kabahay. So bank financing pag-usapan naman natin. So yung total contract price po is 3,280,000 po mga kabahay. Then yung down payment naman natin is 20% for bank financing.
656,000 po mga kabayad. Ilalas naman natin yung reservation fee. The reservation fee is 20,000 only. Then yung magiging net down payment natin is 636,000 po. So yung down payment naman natin, so mas mahaba pa yung term kasi naka-under pre-selling pa naman tayo. So up to 24 months pa naman po yung ating down payment term. Sige, yung magiging monthly po natin is 26,500 po for 24 months. Yan. So estimated monthly amortization naman natin once ma-turn over na po ito sa inyo through bank financing is 21,948.19 po. True bank financing po yan. So magiging record income naman natin for 20 years term po is 73,160 mga kabahay. So required naman ta, allowed naman po tayo dito magpo-borrow just in case di natin ma-meet ang ating required income. So allowed naman pa tayo. Syempre once na bank financing po is immediate family only mga kabahay. So yun mga kabahay, so syempre I'm sure nagustuhan mo yung video namin today dito sa New Build Townhomes. Huwag nyo nang kakalimutan mga kabahay na i-like, i-share, i-comment na po kayo sa video namin ito. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na yung bell button para updated guys sa mga bagong videos namin katulad nito. So again mga kabahay, I'm Randy Salvador. Of course, my wife si Julian Salvador, kayo po ang susi at tulay. Patungo sa paharap niyong bahay. Yung mga kabahay, maraming salamat.